Hello guys! Welcome back to my channel. Eto na naman tayo, nasa ilalim ng puno ng mangga dahil sobra pong init ngayon dito sa aming lugar. Actually, ay sa gabi umuulan pero sa araw ay sobrang init. And then, today is Monday, so hindi maganda yung Monday ko kanina. Kasi nga, pagising ko, not feeling well na agad ako. So, instead na magawa ko yung mga bagay-bagay na nakaplano sa akin today, ay hindi ko nagawa kasi ay masama ang pakiramdam ko kanina. May something hilo-hilo ako kanina. So, well, dahil siguro hindi yun ang plan ni Lord, yung mga bagay na gagawin ko at pupuntahan ko, ay eto na lang yung naisip kong gawin, mag-vlog today. Kasi almost a month na yata akong hindi nakaka-pag-update ng maganda. So, gusto ko lang mag-mega shout out today sa mga minamahal kong followers. Pasensya na ho kayo sa aking channel. Talagang masyadong may kaguluhan. Marami pa akong hindi kaya or pwedeng go. Marami pa akong hindi ko alam na gawin sa channel na to. So, I'm trying my best naman na mapaganda ang aking channel. But talaga lang wala akong time, wala akong panahon. So, anyway, today is mag-mega shoutout lang muna ako. Yes, guys. Mega shoutout pala kay Ginang Bukid. Yes, Ginang Bukid. Friend ko na siya. Isa na siya sa mga tinitreasure kong friend. And dito siya galing sa YouTube. And then, Ginang Bukid is kababayan ko. Taga dito siya sa Puala, Oriental Mindoro. So, hello, Ginang Bukid! And then, kay Kurikong TV. Buti pa si Kurikong TV, monetized na yan. So, safe na yan talaga. So, si Kurikong TV is nakabase siya sa Korea. And then, kababayan ko rin pala siya. Taga dito siya sa Oriental Mindoro. So, Kurikong TV, hello. Kay Florencio Mongkawe. Si Florencio Mongkawe ay bali, bago ko pa lang siyang nakilala. From sa LS siya ni Ginang Bukid. So, nung isang araw, nag-LS si Ginang Bukid. And talagang nagbabad ako kay Ginang Bukid. So, ayun, nakalala ko si Mr. Florencio Mongkawe na taga dito din sa Oriental Mindoro. Hello sa inyo. And of course, kay Sadiq Rex. Si Sadiq Rex is also taga dito sa Oriental Mindoro. So, inuna ko lang silang i-mega shoutout kasi mga kababayan ko sila. Si Sadiq Rex is from here, dito sa Nauhan, sa akin mismong area. Although magkaiba lang kami ng barangay, pero very near. Si Sadiq Rex is nakabase ngayon siya sa Saudi Arabia. So, hello sa inyo mga kababayan ko, minamahal na mga taga-Oriental Mindoro. Sana magkita-kita tayo at magkaroon tayo ng collaboration. Wow, collaboration talaga. Anyway, hello kay Juan Sotna, sir. Hello. Ingat ka lagi sa iyong pagpadyak. Napakaganda ng channel mo and I think monetize ka na rin. Ang bilis, naunahan mo pa ako. So, and ngayon sa kanyang pagpadyak, if I think parang lagi na niyang kasamang kanyang daughter. So, good luck po sa inyong dalawa. Kay Joy Wonders, hello. Kay Maika, hello madam, napakaganda ng kitchen mo. Kay Boy Feralta, si Boy Feralta ay nasa Canada. Napakaganda rin ng fishing adventure mo lagi na nasinusubaybayan ko. Kay Mirs Life, hello sis, I think taga Cavite ka, malapit ka dyan sa amin sa General Trias, magkapit bahay lang tayo dyan sa Cavite. So, si Mirs Life, I think parang nasa Sunnybrook din siya, so around General Trias din siya. Si Daily Sewing, Daily Sewing is nasa Korea, hello po madam, oh sir. And I think madam si Daily Sewing nga pala, dun sa kanyang hands ko lang siya kasi na re-recognize. So, Sweet Joyce, hello madam Sweet Joyce, what happened sa iyo? Parang napakatagal mo nang hindi ko nakikita ang iyong mga vlogs. After na monetize ka, parang
hindi na kita napapagkikita ngayon. So bagamat ganun, alam ko na andiyan ka pa rin lagi sa YouTube, lagi kang nakasubaybay din sa akin channel. So hello Sweet Joy, sana okay ka lagi. Si Kat in the North, hello madam. Kay Teacher Manel is my sister, monetize na rin niya, naunahan pa ako. Dahil sa akin, nagkaroon siya ng ideyang mag-YouTube. So, hello sis. Kay Raskler TV, hello. Raskler TV is my nephew. So, hello. Kay Marilyn Vlog, ito si madam. I think parang saan nga ba ito? Basta parting ano lang sa ito. Sa Manila to eh. Maganda rin ang channel nito. Si Junior Maningas World. So, hello po sa inyo, sir. MTV Moto, hello. Baguio Blessed Day, hello, madam. Samantha Uy, hello. Kay Manang Paragon, si Manang Paragon is parang Thailand. Ang channel nito is parang yung mga traditional dance sa kanila na yun ang pinipictures nila niya, I think. And then si Aikubo ASMR, hello. Si Damit Philip, Mr. Tindero, hello. May Albatino, Miles Setterbaken, so medyo mahirap ang kanyang ano kasi foreigner ang kanyang asawa. Si Miles Setterbaken, so hello madam. Si Rain 123, si Joy Hajar, si Rose M Mix Channel, and Alprin's Home Housemaid Nell, and si Mads Channel. Hello everyone, sana okay kayong lahat and good luck sa ating lahat. Alam kong mas malalaki na ang channel nyo kaysa sa channel ko, pero bagamat ganon, salamat ako sa inyo kasi kahit malalaki na ang channel nyo, bumabalik pa rin kayo sa mga kagaya naming maliliit pa ang channel. Sana patuloy nyo kami suportahan, kaming mga maliliit pa ang channel. At ako naman po talaga ay legit kong gumawa. Hindi ako basta bumibitaw sa inyo. Mayroon lang nito mga nagdaang araw at weeks na talagang hindi ako makapagbabad. Bagamat ganun, pinipilit kong silipin lagi rin ang mga channel nyo. I think mapapansin nyo naman yan kasi tsaka ano ako, hindi ko ginagawang spam kasi nag-effort na rin lang naman ako. Kahit paminsan ang mga channel nyo, ang videos nyo umaabot ng mga 30 minutes, 20 minutes. Hindi ko yan ini-skip kasi effort na rin naman eh. Sayang naman kung i-skip ko pa. At ewan ko lang doon naman sa akin mga pumupunta sa akin kung after 1 minute, 2 minutes, andali naman kasing i-fast forward. Forward ay, bagamat, ewan ko kung ganun man na nangyayari, bagamat ganun ay salamat pa rin sa inyo. At sana ay patuloy tayo magpalain ni Lord at para parehas tayo matupad natin ang mga pangarap natin. Kaya alam ko naman na kaya natin ginawa ang mga ganitong bagay ay para parehas tayo may mga hangarin sa buhay. Lalo na ako, next month, 1 year na ako sa YouTube na to. Nung time na naisip kong mag-YouTube, una-una nanonood lang lagi ako. Kasi nga, pandemic, nandito lang ako lagi sa bahay, nawala na rin ako ng trabaho nito mga panahon to. So, maraming problema, nakaka-depress, maraming, lalo na single mom ako, may isa akong anak na nagka-college. Wala naman ako ibang inaasahan sa buhay ko kundi talagang ako yung full support since birth, since na nagkaanak ako. Ako yung support sa anak ko. Nagtrabaho, marami naman akong maayos na naging trabaho before, nag-abroad din ako. Yun nga lang, pagka nasa abroad ka talaga, malalaki ang pamilya mo eh, diba? Yung mga panahong wala kang pera, marami kang hindi ka nagugustuhan ng pamilya mo, pero once na ikaw ay nag-abroad at nagkaroon ka ng pera, nagkaroon ka ng maayos sa trabaho, so lumalaki yung pamilya mo. So, mga panahong na ganun, hindi ko na paghandaan yung buhay naming mag-ina. At akala ko rin ay laging, ang buhay ay laging malakas ang katawan natin. So,
easy-easy lang ako ng mga panahong yun, kaya netong nagkaroon na naman ng ganitong problema. So, hindi ako prepared. Wala na akong trabaho, wala na naman akong maasahan. Talaga ako lang yung nagpalaki sa anak ko ng, sabi ko nga, ay simula na ako'y nagbuntis na hindi man ako pinakasalan ng boyfriend ko. Ay, eto ako hanggang ngayon na nakasupport sa aking anak. Ayan, nabot na ako ng init dito. So, wait lang guys, adjust ko. So, ayun nga guys, simula naman kasi ng mga panahong yun na nagkaanak nga ako, wala naman ako inasahan sa buhay ko kundi ako. Sariling pagsisika po ang lahat ng iyan na ibinuhay ko sa anak ko. And then, eto nga, wala akong trabaho, wala akong maisip na gawin, nakaka-depress. Marami akong dapat bayarang utang. So, nainganya ako doon sa mga napapanood ko na sa pagbablog nila, yung mga pagganon-ganon lang, mga vlog-vlog nila, yung mga kumakain lang o kung ano-ano lang yung pinagagawa, minsan medyo mga nakaka-corny na, ay nakita ko na kumikita sila dito sa YouTube. So, sabi ko, why not di ko gawin? Why not hindi ko subukan? Bahala na si Batman. Una, di na nakapanood ako ng mga ganun, tapos nanonood ako ng mga tutorial. So, doon sa tutorial, doon ako nakakakuha ng idea kung paano, anong gagawin ko. So, yun. And then, so, vlog ako, ganyan. Bahala na si Batman. Hindi ko alam kung ano yung pinagagawa ko. Basta, lahat ng una kong mga na-share na video dito sa aking channel na ito is based dun sa makatotohanang nangyari talaga at na-experience ko. Kasi ang content ko before, guys, ay more on mga pampaswerte talaga. Kasi, yun nga, sa sobrang nakaka-depress, sobrang nakaka-ano, yun ang kinahiligan kong panoodin dito sa channel, sa YouTube na to. So, sabi ko, bakit hindi ko rin i-share yung mga nalalaman ko at mga na-experience ko. At yun naman, i-based din sa mga matatandang nagturo at nagpagawa din sa akin ng mga ganong bagay. So yun, ibinahagi ko yung ganong aking mga nalalaman sa pangapampaswerteng yan, hanggang sa maraming kumokontak sa akin, maraming humihingi ng tulong, maraming bumibili sa akin. Ayaw ko magbenta, guys, ng mga pampaswerte. Kasi mas mabisa, sa totoo lang, hindi maganda kasing gawing business yung mga pampaswerte niyan, lalo na kung ang mga pampaswerte niyan is yung galing talaga sa natural, hindi siya magandang ibenta. So maraming kumukontak sa akin, maraming gustong bumili, maraming gustong magpagawa, maraming gustong humingi ng tulong. So ayokong gawing business o gawing hanap buhay yung ganun. Kasi sa akin kasi epekto eh, umepek at nakita ko, naramdaman ko yung mga ganon. So, pagka ibinenta mo kasi yung mga ganyang bagay, hindi lahat ng pinagbentahan mo i-epek sa kanila yun. Yan kasi nakadepende rin sa powers mo. Sa paniniwala mo, nakadepende din yan sa kung paano mo gawin. So, ang ginawa ko, nag-isip ako ng ibang content kasi minsan nakakatama din gumawa kasi ng ganun. Kung ano na lang yung nangyayari sa buhay ko araw-araw, or kung pag lumabas ako, yun na lang ang kinukahan ako ng mga video. So, upload, ganyan, hanggang sa puro naging ganun na lang ang naging content ko, nag-upload ko. Pero may time naman din minsan na nag-share din ako ng about sa mga plants na Lucky Charm din, kasi marami kami niyan dito talaga sa bahay. Actually, yan ay mga halaman ng mother ko. At kasi sa kanila ako nakatira, sa mother ko, wala naman ako sariling bahay kasi mamag-ina kami lang. Tapos, so ganun ang nangyari sa channel ko. After, so ayan, kita nyo, nag-iba ang aking background, lumipat ako ng pwesto. Kasi nasisilaw ako doon, mainit na. Tapos nag-brown out pa guys. Kaya mas lalong uminit ang panahon at mas nakakatamad gumawa sa loob ng video kasi ang ingay. Umingay ang mga bata. Naririnig niyo yan, may mga maiingay na bata.
So, yun. Tutuloy ko yung aking kwento, guys. Pagpasensyahan nyo na at pagtsagaan nyo na yung aking kwento. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung katotohanan dito sa aking channel. So, kung bakit ako gumawa ng channel na to, syempre, unang-una, malaking bagay ito. Malaking katulungan to sa akin. Dahil sa... alam naman nating lahat kung bakit sa dami-dami na ngayong gumagawa ng videos, marami nang nagba-vlog, marami nang naging vlogger, ay dahil alam naman natin na may revenue tayo dito. Kumikita tayo dito. Huwag tayong magpaka-ipokrita, ipokrito, huwag tayong magpaka-plastic. Kahit pa ikaw ay mayaman, kahit pa ikaw. Yung nga mga malalaki ng channel, kaya nga, yan na nga lang si Tulpo, yung mga artista na kahit sila mayayaman at mga sikat na. Pinasok pa rin nila ang YouTube. Nag-vlog pa rin sila. Ay, syempre, unang-una, may kita nga eh. Diba? So ako, as a single mom, at wala akong trabaho, at wala akong hanap buhay, ayoko magpaka-ipokrita. Pinasok ko itong channel na to. Pinasok ko ang YouTube. Gumawa ko ng sarili kong channel. And then, eto nga, pinagsisikapan ko kahit pa paanong mapaganda, maisaayos ko ang ano ito. Kasi, kung ito ay magsasucceed ako sa channel kong ito, malaking katulungan to guys sa aming mag-ina. Hindi ako nagpapaka-plastic po sa inyo. Malaking katulungan ito sa aming mag-ina. Kasi, since naman na ako ay nagkaroon ng anak, wala naman akong nakasama sa buhay ko, wala naman akong naging kaagapay sa buhay ko, wala akong inasahang kahit sinong tao na sumuporta sa anak ko, kundi sariling sikap ko lamang po. So dahil nag-pandemic, wala akong trabaho, marami akong obligasyon sa anak ko, marami akong dapat bayaran. Napakahirap maging single mom. Ang anak ko ay nagka-college. So, nangarap din ako. Kaya ako ginawa ang YouTube na to. Nangangarap ako at nangangarap pa rin hanggang ngayon na sana po ay mag-succeed ako sa dito sa aking channel na to, magtagumpay ako sa aking pinapangarap na to. Kasi ngayon lang ako nangarap. Nung mga panahong ako ay bata-bata pa, nung mga panahong ako ay nagtatrabaho. Simple lang naman, hindi man ako nangangarap. Basta bibili ko yung mga pangangailangan ko, pangailangan naming mag-ina. Okay na ako, kontento na ako. Simpleng tao lang po ako. Hindi mataas ang pangarap ko. Then ngayon sa panahong ito at marami na akong problema. Unang-unay problema sa pamilya. Ngayon ako nangangarap na maging maayos ang buhay namin mag-ina. Ngayon ako nangangarap na kagaya ng iba na dahil sa YouTube, nagkaroon sila ng sarili nila, nagkaroon sila ng bahay. Ako, simple lang ang hangad ko eh. Magkaroon lang ako ng bahay na naming mag-ina. Hindi maganda, hindi mamalaki, basta sarili namin. At kami hindi kami ipagtatabuyan, hindi kami palalayasin. Okay na ako doon. At ang higit sa lahat ay makapag-aral ang anak ko. Okay na ako doon. Kaya ako'y nangangarap dito sa YouTube na to, sa channel na to, na sana magtagumpay ako dito sa channel ko. Pasensya na ho kayo. Ngayon lang ako gumawa ng ganito na gusto kong ibahagi yung totoong nangyayari sa buhay ko. Napakahirap pala talaga na nakatira ka sa kahit sabihin pamilya mo sila. Napakahirap. Bagamat nung panahon ako ay dalaga, nakakatulong ako sa kanila. Anong panahon ako ay may trabaho, nakakatulong ako sa kanila. And then itong wala na akong trabaho, ang hirap makisama. Kahit lahat ginawa mo na, may masasabi pa rin. Napakahirap. Kaya ngayon nangarap ako na sana magtagumpay ako dito sa aking channel at magkaroon kami mag-ina ng
sarili nang naming maliit na bahay. Actually, hindi kami magkasama ngayon ng aking anak eh. Nagbo-board po siya. Nayaan ko siyang mag-board para medyo malesen yung problema ko sa bahay na to. Medyo malesen yung... Kasi nakikisama ako sa kanila at the same time ay pinakikisama ko pa rin yung anak ko sa kanila. Pakihirap po. Alam ninyo yan, siguro danas nyo rin yan. Pilipino tayo, alam natin yung mga ganyang bagay, di ba? Kaya sana wag niyo pong... Wag niyo naman akong pababayaan. Sana tulungan niyo ako, suportahan niyo ako. Tulungan niyo matupad ko yung mga pangarap kong ito. Yung mga ibinabahagi ko pong mga pangpaswerte niyan, talagang dyan ako kumakapit. At naniniwala akong mga may dalang swerte yan sa buhay ko. Pinanghahawakan ko po yan. Dahil base, ang naging base ko na rin naman is nakita ko rin naman doon sa mga taong naniwala at kumapit sa mga pangpaswerte yun ay nagtagumpay din naman sila. Kaya may mga ibabahagi ako sa inyo na mga pangpaswerte yun. Kaya sana po suportahan nyo, tulungan nyo ako dito. Thank you po and bye. Medyo nagiging dramatic na lang ang lahat. Salamat po. Huwag niyo pong kakalimutan i-subscribe at patuloy niyo pong panoodin ang aking mga videos dito. Salamat po.